Ano ang sabi ng John 12? Kung saan ako naroroon, dapat ang lingkod ko naroroon din. Kung si Jesus ay diretso ang lata, dapat nakasunod tayo. Kung siya'y kakaliwa, dapat kaliwa tayo. Madawag, matinik. Lord, kau na muna dyan. Sunod na lang ako. Ang Panginoon, kumana, may bangin. Lord, kau na muna dyan. Sunod na lang ako. Hindi. Sabi ng Biblia, maliwanag, kung saan ako naroroon, dapat naroon din ang aking lingkod. Truth that man must to know. Balikan natin yung ating pong binasa. Maganda po yung Isaiah 46. Sabi dito yung ganito, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Habang kayo nakatayo, kaya ako po kayo pinatayo para mapakinggan po ninyo ng mainam itong aking isang kwento. Pero kung isang ina ang hinahabol ng taong bayan sa malamig na bansa, sa mayelong bansa. Hinahabol siya hindi sa malamang dahilan, hindi sa kung anumang malamang kadahilanan. Habang siya'y tumatakas, tumatago, meron siyang kalong-kalong na sanggol. Tumatakbo siya. Eh, mayelo. Habang sa kanyang pagtakbo, napadaan siya sa maliit na tulay. Pagtingin niya sa baba, may maliit na kuweba. Ginawa niya, bumaba doon, doon sumiksik. Habang naririnig niya yung paparating na ingay ng tao, lalo nang sumiksik yung kanyang katawan. Maliwanag pa noon. Tahimik na yung kapaligiran, pero hindi pa rin siya lumalabas kasama nung sanggol. Hanggang sa dumilim na. Habang sunod-sunod yung pagdilim, yung tuloy-tuloy yung pagdilim, lumalamig ng lumalamig. At habang lumalamig, yung bata na kanyang daladala ay umiyak kasi gininaw nilalamig. Ang ginawa ng nanay, hinubad niya yung balabal niya, ibinalot yun sa bata. Nag-init ang katawan ng bata, tumigil sa pag-iyak. Hating gabi na, lumalamig ng gusto, umiyak ulit. Kasi giniginaw. Ang ginawa ng nanay, hinubad niya yung kanyang damit at ibinalot niya sa sanggol. Nung mainitan, tumigil. Madaling araw, katundihan ng lamig. Umiyak muli yung sanggol kasi giniginaw. Ang ginawa ng nanay, hinubad niya lahat ng kanyang kasuotan at ibinalot doon sa sanggol. Tumahimik ang sanggol. Umaga, meron pong mag-asawa ang naglalakad. Doon sa may tulay, hindi sinasadya napatingin sila sa may bandang baba. Doon sa kuwebang pinasok nung nanay. Sabi ng isang, tao yun ah. Bumaba sila, pinuntahan. Tao nga. Yung kanilang nilahin, isang malamig na bangkay ng babae ang kanilang nakuha. Ngunit nang sila'y sumilip, mayroon pong nakabalumbon na malaking balot na binabalot ng damit. Kinuha nila. Nung kanilang buksan, isang sanggol buhay. Ang ginawa ng mag-asawa, inilibing yung babae, yung nanay, at yung bata pinalaki. Habang lumalaki yung bata nang magkaisip na siya, ipinagtapat ng nakagisnan niyang magulang, nanay at tatay, na sila ay hindi niya tunay na magulang. Sabi ng bata, sino ang ating nanay? Saan niyo ako natagpuan? Dalhin niyo ako roon! Ang ginawa ng mag-asawa, dinali yung bata doon sa lugar kung saan siya natagpuan. Nung makarating sila doon, ang ginawa ng bata, hinubad niyo lahat ang kanyang kasuotan. Hindi siya nahiya. Nagpagulong-gulong doon sa yeloan habang dinadagukan yung yelo at dinadagukan yung dibdib. Ang sabi niya, ganito ba patindi ang lamig ang ginaw na naranasan ng nanay ko nang siya'y mamatay para lang ako'y mabuhay? Dinadagukan niya, sinusuntok niya yung yelo, pati ang kanyang katawan habang sumisigaw. Ganito ba katindi ang lamig ang ginaw na naranasan ng nanay ko at siya'y namatay para ako ay mabuhay? Mga kapatid, kapag tayo pumapasok sa mga simbahan o sa mga chapel, pag napapatingin tayo sa crucifix,
dinadama ba natin yung hirap na dapat tayo yung pinako, tayo yung namatay, tayo yung nagdusa? Yung pagsubok at problema mo, katiting lang yan sa dinanas ng ating Panginoon. Tapos susuko ka na, ayaw ka na, titigil ka na. Katiting lang yan. Anong ibig sabihin? Matindi yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Oo, hindi natin kayang suplian, tapatan. Ngunit, kailangan mong ang buhay mo'y ipaglingkod mo sa Kanya. Nahihirapan tayo, marami tayong sundalanin. Ang kailangan lang, bumalik tayo sa Kanya. Ang takbo natin hindi palayo, dapat palapit sa Diyos. Payakap sa Diyos para tayo ay Kanyang tulungan. Nanyaan ko pong lagay niyo ang inyong kamay sa inyong dibdib, pikit natin ang ating mga mata. At pagnilaya natin ang diwa at mensahe ng awitin po ito. Ikaw ba ay iyan sa iyong iyan? Thank you.
Thank you all for watching this here.